Mga ka-taxpayer kong minamahal. Live po tayo ngayon sa araw na to at masayang panahon po sa inyong lahat. Pag-usapan ho natin ito pong hindi magandang practice ng mga BIR officials. At ang nagsasalita po dito ay ang ating tax court. Pag sinabi ho nating tax court, yan po yung Court of Tax Appeals. So ito ho ay isa yung ebidensya, malaking ebidensya na ginagamit po ng mga BIR official. Ito pong revenue memorandum circular para ho baguhin yung batas ho natin. Yan. So laging mapapansin ho ninyo, itinuturo ng mga BIR official yung revenue memorandum order, revenue memorandum circular as it. Yan po ay ang batas ng Pilipinas. So, ngayong araw hong ito, ay ipakikita ko sa inyo ang isang desisyon na galing po sa ating korte, tax court. So, pag-aralan po natin. Pwede po nyo itong i-download sa CTA website kung gusto ho nyong basahin. Ayan. Ito po yung number, pag magda-download ho kayo, ito po yung number na hahanapin nyo sa BIR website. So, sinasabi ho dito, ang naglalaban ho ay commissioner ng BIR at saka yung Hard Rock Cafe. Ayan. So, ang sabi ho dito ni commissioner, ayan, ang argument niya, wala daw jurisdiction yung korte sa paghawak ng kaso. Kasi, ang ginawa ho ni Commissioner RMC, gumamit siya ng RMC para ho i-modify yung term na nightclub at i-modify yung term na cabaret. Kaya ho niya ginawa yon kasi po para tumaas ho yung collection niya ng buwis sa mga nightclub at cabaret. So, tanungin natin, Mr. Tax Court, pwede ba na baguhin ni commissioner ang definition na o magdagdag ng definition na sa mga terminolohiya na na-define na ng ating tax code? Ito po yung sinasabi nung korte natin. Ayan. Sabi ho ng korte natin, hindi daw siya nag-a-agree sa sinasabi ni commissioner. Basahin ho natin yung explanation ng ating korte. As correctly held by the court in division, ito po yung binabasa ko, RMC are actually opinions of the CIR issued in connection with the implementation of the provision of the National Internal Revenue Law as authorized under Section 4 of the NIRC of 1997 as amended. Administrative issuance such as RMC must be interpreted and implemented in a manner consistent with statutes, jurisprudence, and other rules and cannot amend the law they make seek to interpret. Oh, dapat daw consistent. Inuulit-ulit ko po yung word na consistent kasi ang BIR for the past 100 years, hindi ho sila consistent. Karamihan ho ng ginagawa nila ay inconsistent. Sabi nga ng ating Court of Tax Appeal, dapat consistent sa statute, jurisprudence, and other rules. Ayan. So, bago ho kayong maniwala, sabi nga ng ating Court of Tax Appeals, i-check nyo muna. Yun yung sinasabi rito eh. I-check nyo muna kung yung RMC ay consistent sa statutes o sa jurisprudence and other rules. Pag sinabi ho natin statutes, ibig sabihin ho niyan tax code. Ayan. Ganyan po ang pag-aaral. Ganyan ang pag-aaral. So, bago ho ako magtuloy, gusto ko lang ho sanang ipaalam sa inyo na yung pong aking YouTube, ayan, Tax Specialista YouTube, meron na po akong membership. Dalawa ho yung membership ko, isang empowered
at saka isa pong expert level. So dito ko ilalagay lahat ng sikreto ko. Kung gusto ho ninyo maging expert at malampasan po ninyo ako, eh dito ho kayo pupunta. Kung gusto naman ho ninyong ma-empower lang, malaman lang ho ninyo kung ano yung karapatan ho ninyo, eh dito ho kayo pumunta. And of course, magkakaroon na rin ho ako sa aking Facebook. Ayan, Facebook ho yan, ng Become a Supporter. Okay, pwede rin ho kayong pumunta dyan kung gusto ho ninyo. So, balik ho tayo dito sa pinag-uusapan natin na nagdadagdag talaga ho. Ito na ho yung ebidensya na nagdadagdag sila. Hence, RMC cannot validly change, expand, and widen the scope of the meaning of the term cabaret and night and day club as defined under NIRC. So, ibig sabihin, mga ka-taxpayer ko, ang RMC, sabi na nga ng Court of Tax Appeals, ay hindi ho batas. Lalong-lalo na yung mga RMC na yan ay nagbabago ng kahulugan ng ating batas. Sa madaling salita, ang itinuturo sa atin is, bago ka maniwala sa kanino mang BIR official, including kay commissioner, kasi ang kalaban ng taxpayer dito, si commissioner daw eh. So, pag-aralan mo muna yung statute, ikumpara. Parang ganun eh. Napakabilis eh. Ikumpara mo. Ha, ikumpara mo yung kanang kamay mo. Ito pala yung kanang ko. Ikumpara yung kanang kamay mo sa kaliwang kamay mo. Ganun lang yon. Okay? So, ikumpara mo yung RMC sa tax code, number one. Ikumpara mo yung RMC sa jurisprudence, number two. Ikumpara mo yung RMC sa other rules. O, halimbawa ng other rules, a new civil code, revised penal code. Yun ho yung inuutos. Ang simple, di ba? Kasi alam ng tax court na hindi pwedeng pagtiwalaan yung mga BIR officials. Yun lang yung binabanggit dito. Ngayon, sinasabi nila para hindi ho maging valid yung sasabihin ng CTA, eh ang CTA ay walang karapatan na mag-desisyon. Ayun, yun yung pangalawang question. So, yung pangalawang question na yun is i-discuss natin sa susunod nating pag-uusap. At i-discuss ko rin sa susunod nating pag-uusap para maintindihan ho ninyo, ito hong bagong-bagong natanggap kong notice of discrepancy, may nag-donate ho, mapapansin nyo, January 28, 2022, yung NID, ang dati hong pangalan niyan, NID. N is National Investigation Division, NID. Ang dati hong tawag dyan ay Tax Fraud Division. Pag kayo ho ay iniimbestigahan ng NID, ibig sabihin, iniimbestigahan ho kayo ng tax fraud. Ng tax fraud. At candidate ho kayo na makasuhan ng tax evasion. Katulad ho ng ipinablish ko sa aking Facebook account, ang ina-attack ho ngayon dito, yung mga bumili ng condominium. Yan. Kung mapapansin nyo rito, ha? Nagsimula sa 2019, 2010, 2011, hanggang 2022 na ho yan. Ang aatakihin ho nila, yung mga may capital gains tax. Nag-buy, eh no? Ang liwaliwanag ng attack eh. Dito ho sila mag-a-attack. Yung mga form na yan ang iniimbestigahan ngayon. So, kung kayo po ay nag-file ng mga form na yon, is candidate ho kayo sa tax evasion investigation. Tandaan ho ninyo, kasi ang tax evasion case ay nag-uumpisa ho sa development. Ah, ano yung development plan? DIP. DIP. Ituturo ko, magkakaroon din ako ng rate lecture at ilalagay na ho natin yan sa, depende ho, saan ako. Gusto niyang ilagay sa Facebook account niya o hindi. So, meron pong tinatawag na DIP, Development, Investigation, and Prosecution. Ito hong taong to ay candidate na ho sa prosecution. Ibig sabihin, kakasuhan na siya ng tax evasion. So, ituturo ko kung paano ma-avoid yung tax evasion case using the same letter na ginagamit ng BIR. Ito nga ho yun. Ayan. So, isa ho ito sa aking ile-lecture at ilalabas sa aking YouTube.
Yun lang po mga ka-taxpayer kong minamahal, sana po ay mayroon ho kayong natutunan sa araw na to. At kinakamusta ko yung mga BIR dyan sa Makati na napakagagaling na mga BIR. At gusto ko lang i-shout out, nandito po ang isa nating kaibigan si Alinyo at sinasabi niya ho sa inyong lahat na mapagpalang araw. At sa akin naman, sa inyong tax specialista, ang masasabi ko ay masayang panahon po sa inyong lahat. Mga ka-taxpayer kong minamahal, peace and happiness be with you for life. See you later!